Ayon sa mga Duterte at supporters nito, demolition job daw po ang nangyayari sa kasalukuyan. Umaayon ba kayo sa kanilang paniniwala, mga tol? Kasi paninira lang daw po itong lahat, kaya ginagawa ito sa kanila ngayon. Pero common sense will tell us na nakaupo pa lamang sila kung in-address nila ang problema na ito noon. Di wala sanang problema silang kinakaharap ngayon, particular yung ICC. E ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Nung iniimbestigahan na siya ng ICC para umiwas sa investigasyon nito, unilaterally binaklas niya noong 2018 ang membership po natin sa ICC, and nag-took effect po ito after a year. Kaya March 2019, hindi na po tayo kabilang sa pagiging miyembro po ng International Criminal Court. Akala naman ni Rodrigo Duterte, ganun-ganun lang kadali para po matakasan ang kanyang mga di umano'y nagawang crimes against humanity. Ayon mismo sa ating Korte Suprema, lahat ng mga pangyayari, at ito pong mga pangyayari na ito ay pertaining to crimes against humanity, na kung saan ang Pilipinas ay miyembro pa po ng ICC, ay pwede pong imbestigahan ng ICC. At ganun po yung nangyari. Kaya naman mga tol, kung uulitin ko lamang, kung ito po ay kanilang hinarap noon pa, di sana wala silang sasabihin ngayong paninira. Kasi hindi naman dala ito ng Marcos administration. Dala ito mismo ng kanilang pamumuno sa loob ng 6 na taon na pamumuno ni Rodrigo Duterte, particular ang war on drugs. Ano ang nangyari? To be more specific, on July 1, 2016 until November 27, 2017, there were 20,322 deaths. At ang masaklap dito, more than 6,000 doon po sa mga namatay na yan ay itinuturing na extrajudicial killings, or ayon sa gobyerno noon, death under investigation. Pero ano ang ginawa nila? Isinama ito sa yearly accomplishment report ng Office of the President. Hindi po chismis yan, sapagkat yan po ay nasa resolusyon ng Korte Suprema. Napag-alaman lamang natin yan nung tumistigo na po itong si Attorney Chel Jocno sa House of Representatives, at kanya pong isang bulat ang impormasyon na yan, at nagulat po tayong lahat kasi akala natin nasa 6,000 o 7,000 lamang ang mga napatay sa una o hanggang 2 taon na pamumuno nitong si Rodrigo Duterte, pero umabot pala ng 20,322. At kahapon sa nangyaring Quad Committee hearing sa House of Representatives, ikalawang pagkakataon po ito, tahasan pong sinabi ng 2 witness na persons deprived of liberty na si Rodrigo Duterte yung kausap ng isang opisyal sa loob ng Bureau of Corrections, Davao Penal Colony, at sinambit ang mga katagang job well done. Kaso ginawa niyong dunuguan. Parang ganun ang naging tema ng pananalita nitong si Rodrigo Duterte. By the way, konting aral tayo. Ang Davao Penal Colony po ay nasa ilalim po iyan ng Bureau of Corrections. Ang Bureau of Corrections po ay bahagi po ng 5 pillars of criminal justice system dito po sa Pilipinas. Ang pangunang layunin po ng 4th pillar na yan ng ating CJS, particular ang Bureau of Correction, ay for reformation. Ibig sabihin, baguhin yung mga nakagawa po ng paglabag sa batas, at hopefully once they were released from the detention facilities, maging law abiding citizen na po sila. Pero mukhang hindi po yata ganun yung layunin ng mga tao sa likod ng pagpatay doon sa 3 Chinese drug lords, kasi doon pa lamang talagang hinusgahan na sila kahit wala pong kaparusahang kamatayan dito sa Pilipinas sa kasalukuyan. Mamaya ko na po idedetalye kasi kailangan muna natin panoorin yung balita kaugnay niyan bago po natin reaksyonan in particular. Pero wag din po natin kalimutan na sa darating po na Setyembre, bagamat ito po ay ilang beses na sinabi itong si dating Senador Antonio Trillanes, pero parang mukhang sumablay siya doon, ito naman pong nagsasalita ngayon ay si dating Associate Justice Antonio Carpio. At ayon po kay
Antonio Carpio, sa darating po na Setyembre, maaari na daw pong lumabas ang warrant of arrest para po dito kay Rodrigo Duterte. Balikan po natin ang balita noong August 15, 2024. Carpio, ICC warrant may be out by September. Yan po ang impormasyon na ipinarating sa publiko nito pong si dating Associate Justice Antonio Carpio. At sana totoo na po ito. Kasi talagang naantabayan po natin kung ano po yung maaaring mangyari dito sa mga susunod na pagkakataon. Kapag ka may warrant of arrest na po kasi itong si Rodrigo Duterte, dyan po natin malalaman kung ang ating gobyerno ay makikipagtulungan o hindi makikipagtulungan. Dalawa po kasi ang posibilidad na mangyari dito . At sa paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung ICC po ang mag-i-implement ng warrant of arrest, hindi po tayo makikipagtulungan sapagkat hindi po tayo miyembro ng ICC. At naniniwala ang ating Pangulong Bongbong Marcos that the criminal justice system is fully working and functional dito po sa Pilipinas at maaaring malapastangan po nito ang soberanya po ng bansa. Ngunit sa isang pagkakataon, tandaan din po natin na tayo po ay miyembro ng International Criminal Police Organization. Matagal na po itong organisasyon na ito ng mga kapulisan sa buong mundo. At, hi, nakabalik na kayo? Ay, pakita mo na ang baby dog namin na ito. Mayroong commercial mga tol. May commercial, nasaan na ba ako? At ang pagiging miyembro po ng Pilipinas dito po sa International Criminal Police Organization ay nagbibigay po sa atin ng obligasyon na tayo'y makipagtulungan sa anumang layunin nito. Alam po ninyo, ang Interpol ay binubuo po ng 196 member countries kung hindi po ako nagkakamali. At isa po sa mga mandato nito ay sharing of information. Ano? Siyempre, kapag ka-senior ng ICC ang impormasyon na si Rodrigo Duterte ay may warrant of arrest na sa kanila dito po sa Interpol, dahil tandaan natin, konektado po ang Interpol at ICC, mauobliga po ang Interpol na i-share din po ang impormasyon na ito dito sa Pilipinas. At hindi po natatapos sa sharing of information ang obligasyon po natin. Kinakailangan po nating makipagtulungan. Kaya sa pamamagitan po ng Interpol, maaari pong umakto. I am not saying that this definitely will happen. Ha? After all, this could be a decision to make, a policy that will be made ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa kanya po lahat yan, nasa kanyang mga kamay. Pero ito po yung mga posibilidad na maaaring mangyari. Makipagtulungan po ang Pilipinas sa pamamagitan po ng ating local police authorities na maaresto itong si Rodrigo Duterte at eventually i-transfer sa appropriate authorities sa pamamagitan po ng Interpol. Mukhang yan po ngayon yung kinangangambahan ng mga Duterte supporter at even itong si Rodrigo Duterte. Pero parang sa tingin ko mga tol, medyo nagtitwist po ngayon yung pangyayari. Kasi mukhang hindi lamang po Interpol ang magiging problema nitong si Rodrigo Duterte. Balikan din po natin yung mga isinampang kaso ng dating senador na si Antonio Trillanes. Kung matatandaan po ninyo, ito pong si Rodrigo Duterte ay sinampahan na po ng kasong plunder at paglabag po sa Republic Act 3019 or yung the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At alam din natin na ang plunder kapag ka malakas ang ebidensya ay wala pong piyansa. At several cases pa po ang naisampa dito kay Rodrigo Duterte. Kaya tingin ko malaki talaga ang kakaharaping problema po nito, especially kapag ka lumabas na po ang resolusyon ng ating Department of Justice National Prosecution Office doon po sa isinampang kaso laban sa kanya. And pinaka-latest po dito ay ito na pong mapapakinggan po nating impormasyon mula po sa balita. Panoorin po muna natin ang balita mula po sa GMA News.
Idinadawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord na nakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong 2016. Binanggit yan sa kamera ng mga presong inutusan umanong magkasa ng pagpatay. Nakatutok si Jun Veneracion. Naka-bulletproof vest ang dalawang person deprived of liberty na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro nang humarap sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee. Inamin nila, sila raw pumatay sa tatlong Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong August 2016. Sina Chu Kintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Wong Mengpin alias Wang Mingping. Alam nyo mga tol, hindi isolated ang case na ito. Ah. Kasi kung matatandaan ninyo, nung ang kontrobersiya ay nakatuon din kay Gerald Bantag, parang ganito din yung naging modus. Pinapatay ang mga persons deprived of liberty sa loob po ng kulungan. At parang ang tinuturo din sa pagkakataong iyon ay ang war on drugs ni Rodrigo Duterte. Bagamat walang direktang ebidensya na nagturo kay Rodrigo Duterte sa mga pangyayari na yon involving Gerald Bantag, iba po ang sitwasyon dito. Kasi ang sitwasyon dito, binanggit mismo ng mga persons deprived of liberty na ito ang pangalang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Idinawit itan si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa narinig niyang tawag sa wadya ng kulungan na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamaslang. Nalinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe yung ginawa, dinugal. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya." Katapos ng tawag, sabi ni Superintendent... Dito, nung unang mga nakikinig tayo, bakit ba walang nagtatanong ng mga kongresista? Kasi sinasabi ng iba na paano daw narinig nitong si Tan yung boses nitong si Rodrigo Duterte. Sa dinami-dami ng nagtanong ng mga kongresista, wala pong bumanggit kung paano nadinig nitong si Tan. Salamat at nandoon si Congressman Acop. At napalabas ni Congressman Acop yung nais po nating marinig. Na sa pamamagitan po ng pagpindot daw sa loudspeaker, eh nadinig po natin, nadinig po ni Tan yung boses ni Rodrigo Duterte. At may hirit po dyan, by the way, idagdag ko lang, baka wala dito sa balita, si Congresswoman Janet Garin. Sabi ni Congresswoman Garin, eh dapat malaman din kung yung tao po ba na di umano'y nakausap nitong si Rodrigo Duterte ay merong maaaring hearing impairment para kinakailangan pang i-loudspeaker para lamang madinig niya yung kanyang kausap. Anyway, yun naman ay a manifestation lamang nitong si Congresswoman Garin. Pero, syempre, this is a hearing in aid of legislation and finding yung truth. Kaya kung ano man yung mga appropriate na gusto nilang mangyari dyan, na makakatulong sa pagtukoy ng katotohanan, eh gawin lamang nila. Ituloy po muna natin ang pakikinig dito sa balita. President Padilla, sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Naka-speaker phone ba? Ay, pinindot ko siya para mag-speaker on. Unang pagkakataon ito sa investigasyon ng Quad Committee sa mga extrajudicial killing noong nakarang administrasyon na may nagdawit kay Duterte sa patayan. In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Patay sa... Ang tanong,
dadalo kaya si Rodrigo Duterte sa pagdinig na ito? Yun ang isa sa malaking katanungan na malalaman lang natin ang kasagutan sa mga susunod na araw. Lagi nilang sinasabi, particular itong si Rodrigo Duterte, haharapin niya ang anumang akusasyon sa kanya basta mga Pilipino ang mag-iimbestiga, magtatanong sa kanya. Eh ito ngayon, House of Representatives, kapwa natin Pilipino. Meron kayang bayag itong si Rodrigo Duterte katulad ng dating Pangulong Noynoy Aquino? Ako, hindi ako maka-Aquino, pero katotohanan naman itong sasabihin natin eh. Si Aquino pinatawag ng Senado. Diba, dumalo siya? Naalala ninyo yon mga tol? Nung merong kontrobersiya sa dengue vaccine. Dumalo si Noynoy Aquino at sinagot ang mga katanungan ng mga mambabatas. Ito kaya si Rodrigo Duterte. Matapang ito sa salita, di natin alam kung kaya nito sa gawa. Dadalo kaya ito? Kasi ang nakikita po natin dito mga tol ay isang, sa ngayon lamang ha, pertaining dito po sa tatlong Chinese national na ito, isang heinous crime. Though hindi pa natin makakategorize ito bilang crimes against humanity kasi tatlong tao pa lamang ang pinag-uusapan po natin dito. Pero ito ay maaari na po nating sabihin na paglabag po sa Article 248 ng ating Revised Penal Code. Wala po tayong ibang tinutukoy kung hindi ang kasong murder. Ang murder po, katulad po nung nadinig natin kahapon sa abogada at kongresista na si Luis Tro, ay kinakailangan po ng mga presensya ng qualifying circumstances kahit isa lamang sa mga ito. Na-established kahapon sa hearing na ito na meron pong price, reward, or promise. Yun nga yung particular na term na ginamit nitong si Congresswoman Luis Tro. Tapos makikita din po dyan na meron pong evident premeditation. Ito pong dalawang circumstances na binanggit po natin ngayon na nadinig po natin kahapon, para sa mas madaling pangunawa, may nagbayad para ipapatay yung tao. Yun po yung in consideration of a price, reward, or promise. At nakikita din po natin sa kwento nila na ito po'y pinagplanuhan. Binartolina muna sila. Tapos nung ipapasok na yung tatlong Chinese national, ayaw pumasok nito. Kaya ang ginawa po ng mga concerned na mga kasabwat po dito ay inilabas muna silang tatlo at saka binartolina yung tatlong Chinese national bago po sila ipinasok. At doon makatapos daw pong kumain yung mga Chinese national na ito ay kanila na pong pinagsasaksak. Yun po ay maliwanag na evident premeditation o pinagplanuhan. Pero siyempre kung babasahin po ninyo yung Article 248 sa mga estudyante po na maaaring makapanood ng video natin, manapakarami pong sirkumstansya na magka-qualify to murder ang isang pagpatay. Pero dito, malalaman po natin na yung isa o dalawa lamang na yon ay sapat na para magkaroon po ng kasong murder. But ang problema, siyempre, iyon po kasing kanilang kinaharap na sitwasyon na yan ay nakasuhan na po sila sa hukuman. Sila po ay nag-plea sa kasong homicide. Ano? Pinalabas lamang ng investigasyon sa Bureau of Correction ng mga panahong iyon na homicide ang nangyari. Kasi ganito po yan eh, para mas maunawaan po ninyo yung mga pinagsasasabi ko po dito. There are several killings sa ating jurisdiction. Ang pinaka-ordinaryong pagpatay ay tinatawag lamang pong homicide. Produkto lamang po ito ng isang pagpatay na hindi po parricide, na hindi po murder, na hindi po infanticide. O medyo aral-aral muna tayo ha, mga tol. Pasensya na po kayo. I have to explain this eh. Lalong-lalo na ngayon, lumabas na po yung resulta ng criminologist licensure examination nitong mga bata. Kagabi, salamat at napakarami pong pumasa ng mga bagong criminologists ngayon. 11,000 po sila mahigit. At congratulations
sa inyong lahat. Sa mga maaaring makapanood ng video natin, bagamat ako po hindi nagtuturo, I have to be more specific pagka ang pinag-uusapan ay sa ating mga profesyon. Kaya kung naman ngayon binabanggit at pinapaliwanag na meron pong iba't ibang uri ng pagpatay sa Pilipinas. Homicide, kapag ka hindi po murder, hindi po infanticide, hindi po parricide, or hindi po accidental death. Ano? Kapag ka wala po yung mga circumstances na yan, homicide lamang po yan. Ang kaparusahan po niyan ay mas mababa sapagkat ito po ay mapaparusahan lang naman ng reclusion temporal to o reclusion temporal from 12 years and 1 day to 20 years. But in this case, sila po ay nag-plea po ng guilty. Kaya definitely malulower po yung penalty. At kung napakinggan po natin ang hearing kahapon, eh ang naseserve na po nila ay more than 3 years. Parang ang iseserve na lamang nila ay nasa more than 3 years ulit. Kaya malapit na din pong lumaya ang mga ito. Pero bakit hindi po murder yung naikaso sa kanila? Eh, depende kasi sa naging investigasyon. At bakit hindi na rin pwedeng sampahan po sila ng kasong murder? Tama po si Congressman Acop, isang abogado kahapon. Sabi niya, magkakaroon ng double jeopardy. Hindi mo kasi pwedeng ilagay sa ikalawang panganib sa pagkakakulong ang tao mula po doon sa isang sitwasyon na kanya pong naharap na at nahatulan na. Ganun po yung nangyari sa kanila. Kaya basically, wala na pong murder na maisasampa dito sa mga tao na ito dahil pinagsisilbihan na po nila yung kasong homicide at nung sila po yung nahatulan dyan. Pero ang tanong, si Rodrigo Duterte ba at yung mga sinasabing mga kasabwat dito ay pwede pa pong sampahan ng kasong murder? Pwede. Ano? Depende na lamang po yan sa mga ebidensya. Sabi po ng mga tagapagtanggol ni Rodrigo Duterte, hearsay lamang yan. Tandaan po natin, yan din po yung sinabi nila kay Gerald Bantag. Hearsay lamang yan. Nasaan ngayon ang kaso? Nasa Las Piñas Regional Trial Court at saka sa Muntinlupa Regional Trial Court para po sa kasong murder. At nasaan si Gerald Bantag ngayon? Nagtatago. Si Rodrigo Duterte ba? Maaaring makasuhan ng murder? Pwede. Kasi alam niyo mga tol, kahit isang hearsay na sinasabi nila, kung makakakalap naman ng mga ebidensya other than direct evidence, napakaraming uri po ng ebidensya ang pwede pong i-explore dito as long as present. Pinaka-common siguro ay yung tinatawag na circumstantial evidence. Ano ba yung circumstantial evidence? Ito po yung binubuo ng mga sirkumstansya na hindi po bababa sa dalawa na nagsasabi na ang taong inaakusahan ay siyang nakagawa po ng kasalanan. Unang sirkumstansya na binanggit po kahapon dito po sa napakinggan po nating hearing ay ang pagsambit ng mga testigo na ito, nakausap ng opisyales ng Bureau of Correction si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi na natin alam ngayon kung ano pa yung maaaring mga sirkumstansya. Depende na yan sa magiging investigasyon pa ng House of Representatives. Kaya nga dito mga tol, napakahalaga ng presensya ni Rodrigo Duterte. Kasi kung siya po'y dadalo, dahil wala naman siyang kasalanan, yan ang paniniwala nila, maipapaliwanag niya ngayon yung kanyang panig. Sabihin niya lamang, walang katotohanan yung sinasabi ng mga testigo na yan. Eh ang tanong, sa pagtawag sa telepono, syempre hindi naman lalabagin yung data privacy law natin. Pero kung meron naman sigurong lehitimong concern, lalong-lalo na involving national security ito kasi dating Pangulo ang pinag-uusapan. Eh baka yung log, yung call log, ha? Kasi lahat po ng transaksyon na ginagawa po natin sa ating mga telepono, nasa digital world na po tayo, lahat po yan ay rehistrado. Halimbawa, kung nangyari po yan August 2016,
makikita pa rin po yan sa digital prints. Na nung mga panahon na yon, sa araw na ito, taong ito, oras na ito, tumawag ang isang ganitong numero sa ganitong uri ng numero. O mga posibilidad na maaaring gawing ebidensya. Yan ay mga ine-explore lamang natin sa isipan natin. Pero dito maliwanag na maaari talagang masampahan ng kaso si Rodrigo Duterte. At yan po ay kasong murder. Mga didisits. Sigurado, piko na naman kayo ngayon. Ano? Kasi yung sinasamba ninyo, yung pinopoon ninyo, eto, mukhang haharap na naman sa panibagong problema sa kanyang buhay. Oh, anyway, tuloy muna natin ang pakikinig dito sa balita. Sa Laysay ni Tan, bandang July 2016, nang dalawin daw siya sa kulungan ng high school classmate niya na si SPO4 Arthur Narsolis. Meron daw ipapatay sa kanya ng mga Chinese drug lord sa halagang 1,000,000 piso kada isa. May ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Ni-recruit ni Tana si Magdadaro at noong gabi ng August 13, 2016. At itong mga binabanggit na tao na ito, mga tol, di natin alam kung coincidence lamang. Ha? Saan napunta ang mga to? Napunta sa Napulcom, naging general manager ng PCSO. Diba ang galing? Ano? Ano yung reward ba yon sa pagsunod nila kay Rodrigo Duterte? Nagtatanong po tayo doon. Anyway, tuloy tayo rito. Isinagawa na nila ang plano. Kasabot daw ang mga opisyal ng Davao Penal and Prison Farm, kaya nagawa ng paraan na mapunta sa isang Bartolina, sinatan, Magdadaro at tatlong Chinese na target nila. Gamit ang patalim, pinagsasaksak daw nila ang tatlong Chinese drug lord. Binayaran daw sila ng 2 milyon, kulang ng 1 milyon base sa napag-usapan. Umamin sila sa kasong 3 counts of homicide, kaya nadagdagan ang kanilang sentensya. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya. Eto, binudol pa sa pangako eh. Mambubudol talaga eh. No? Ebe, may kasabihan na, pinangakoan ka na. Gusto mo pang tuparin pa. Naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Ang hindi natupad na pangakong kalayaan ang nagtulak daw kina Tan at Magdadaro na ibunyag ang kanilang nalalaman. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill but even use prisoners to kill. Lumabas din sa pagdinig na ang pulis na kumontrata kay Tan na si Narsolis ay wala na sa serbisyo. Tauhan daw siya ng OI CIDG 11 Regional Chief na si Colonel Edelberto Leonardo at Lieutenant Colonel Royina Garma. Si Colonel Leonardo ay opisyal na ngayon ng National Police Commission. Si Lieutenant Garma ay na-appoint bilang PCSO General Manager noong Administrasyong Duterte. Galing ano? Abuya kaya yan? Dahil sumusunod sila sa utos ni Rodrigo Duterte? O kaya, biruin mo, magiging General Manager ka ng PCSO? Ganun-ganun lang, ano? Lupet! Ang warden naman ng Davao Penal and Prison Farm na si Padilla ay nasa active service pa rin sa Bureau of Correction. Kasama sila sa ipapatawag sa susunod na hearing. So, abangan natin yan, mga testimonya nila na yan. Kasi for the sake of fairness, syempre, dapat din natin madinig ang pahayag ng mga yan. Pero so far, malinaw na nadadawi talaga rito si Rodrigo Duterte. Pero ano ang sagot ng kampo ni Rodrigo Duterte dito, mga tol? Ito daw po ay isang demolition job lamang sa kanila. Demolition job, yan daw ang ginagawa ng mga kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ang pagtawid sa kanya sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords noong 2016. Ang bantaman ni dating Senadora Laila De Lima, ito na ang karma ng dating Pangulo. Puntahan natin yung pahayag ni Laila De Lima. Sabi ni Laila De Lima kahapon, Mr. Duterte, anong pakiramdam mo ngayon na ginamitan ka ng mga preso bilang mga testigo laban sa iyo? Katulad ng ginawa mo sa akin noon. Karma ba yan o pangungutya ng tadhana? Kasi kung matatandaan ninyo mga tol, lahat ng mga testigong ginamit laban kay Laila De Lima
mga persons deprived of liberty din. Pero ang pinakaiba ng sitwasyon nila sa ngayon, ha, si Rodrigo Duterte mukhang papunta pa lamang, si Leyla De Lima nakabalik na. At ngayon mukhang pupunta pa sa isang laban pero iba na ang sitwasyon. Kung saan sa laban na ito, hindi na siya yung inaakusahan kung hindi siya na yung nag-aakusa kay Rodrigo Duterte. Karma is real ba, mga tol? Naniniwala ba kayo na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay maaaring mangyari sa iyo? Kasi dito, mukhang tadhana ang gumagawa ng kaparaanan para yung mga ginawa ni Rodrigo Duterte noon bumalik sa kanya. Partikular ang paggamit ng persons deprived of liberty noon, dito kay Leyla De Lima, ngayon, persons deprived of liberty din ang nagsasabi na siya po ay di umano'y kausap ng isang opisyal sa Bucor at sinambit ang mga katagang job well done. Ibig sabihin, may kinalaman si Rodrigo Duterte. Kung ang pagbabasihan po natin, testimonya nito pong dalawang persons deprived of liberty na ito. Tuloy po muna natin ang pakikinig dito po sa balita. Nasa frontline ng balita niyan, Myron Enriquez. Tig 1,000,000 piso kada ulo at kalayaan. Yan daw ang ipinangakong bayad sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao City. Isiniwalat yan mismo ng dalawang persons deprived of liberty o PDL na pumatay umano sa tatlong Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Sila ang dalawang bagong testigong iniharap kanina sa Quad Committee hearing ng Kamara tungkol sa umano'y koneksyon ng mga pogo, illegal na droga, Chinese syndicates at extrajudicial killings noong Duterte drug war. Isinalaysay ng dalawang testigo na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan ang ginawa nilang krimen. Kwento ni Tan, nilapitan siya ng kanyang high school classmate na si SPO4 Arthur Narsolis na noon naka-assign sa CIDG Region 11 at nakabase sa Davao City. Nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsolis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Ang target, mga... May nagtatanong, yung dalawa daw po na sinambit dito, nasa Napolcom pa ba, saka sa PCSO? Si Edilberto, kung hindi po ako nagkakamali, nasa Napolcom pa rin po ngayon. Pero alam naman po natin ngayon na ang PCSO General Manager ay hindi na po yung binanggit ditong pangalan. Kung hindi po si Robles. Wala na po siya sa PCSO. I do not know kung nasaan na po siya ngayon. Chinese na sina Cho King Tung, Jackson Lee at Peter Wang. Agad naman daw tinanggap ni Tan ang trabaho at sinama ang kapwa preso na si Magdadaro. August 13, 2016 daw nang pagsamahin sina Tan, Magdadaro at ang tatlong Chinese sa isang Bartolina. Dito na raw nila pinagsasaksak ang mga ito gamit ang mga patalim na bigay rin umano ng mayor ng kulungan. Pagkatapos ay sinabihan daw sila ng warden na si Superintendent Gerardo Padilla na ihagis sa labas ng Bartolina ang mga patalim. Dito na niya ikinuwento ang narinig niyang usapan ni Padilla at nang kausap nito sa cellphone, nakaboses umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses. Very interesting dito kung maging star witness bigla yung binabanggit niyang pangalan. Ano, ano kaya maisip nung tao na SPO4 na ito na di umano'y kausap ni Rodrigo Duterte na kumampi ngayon sa gobyerno? Ano? At magsabi, totoo yung sinasabi ng persons deprived of liberty na yan na nung mga panahong iyon, talagang nakausap ko si Rodrigo Duterte. Ano kayang masasabi ng mga digits pagka ganun ang nangyari? Ano? Anyway, naiisip ko lang mga yon mga tol. Hindi naman yon ay katotohanan. Naiisip ko lang. Ha. Ulitin natin ang panonood dito po sa balita. Boses niya, kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrat sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag.
Oy, meron ako nakitang material na comment ng isang DD sheet. I-post natin ito. Nasaan na 'yon? Ah. Sabi nitong isang DD sheet na nanonood sa atin, "Good job, Tatay Digong. Ubusin ang mga salot sa lipunan." Eh di ibig sabihin, hindi nyo na kailangan ipagtanggol si Rodrigo Duterte dito kasi inaamin mo na eh, bat the goal na ginawa ni Rodrigo Duterte yan. Yan ang paniniwala mo eh. O, buti pa yung isa dyan na panaytawag sa akin ng kung anong ad hominem. Wala namang alam na ibang argumento, pinagtatanggol niya pa si Rodrigo Duterte. Sa paniniwala niya, hindi ginawa ni Rodrigo Duterte yon. Pero itong isang DD sheet, sabi niya, "Good job, Tatay Digong. Ubusin ang mga salot sa lipunan." Oh, naniniwala siya na ginawa ni Rodrigo Duterte ito. Tuloy tayo rito mga tol. Tawag sa kanya ay si President Duterte. Naki-speaker phone ba? Ay pinindot po siya para mag-speaker on. Dalawang araw matapos ang isinagawang krimen, ibinigay ang bayad sa asawa ni Nathan at magdadaro. Pero tig 1 million lang daw ang ibinigay na bayad. Hindi rin daw nila tinupad ang pangakong paglaya nila. Nakonvict kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ginawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Dahil sa pagkakadawit sa pagpatay, nagmosyon si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na ipatawag sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Duterte. Oy, mga DDSheets! Kung matapang si Rodrigo Duterte, haharapin niya yung mga kongresista sa House of Representatives. Yan niya ipakita yung katapangan niya. Ah, di ba, mahilig siyang magsalita ng kung ano-ano sa House of Representatives. Sabi ni Rodrigo Duterte on October 2023, very strict. I forgot the particular October 4 yata, yung date, ano? I hope tama yung pagkakaalala ko. Quote and quote, "The most rotten institution in the country ay ang House of Representatives." Oh, yan yung sinabi ni Rodrigo Duterte. Kaya niya kaya ngayong sabihin yan sa mga kongresista kung siya'y dadalo sa hearing ng Quadcom? Ayon naman sa dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Sal Panelo, malinaw na bahagi ito ng demolition job laban sa mga Duterte. Ginagamit daw ng mga kalaban ng dating Pangulo ang mga na-convict dahil sa pagpatay at drug trafficking para idawit si Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese detainees. Weh, ikaw naman Sal Panelo, gawain nyo noon yun. No? Di ba ginawa nyo kay Leila de Lima? Kaya ngayon, naiisip niyo. Parang si Sara Duterte, sabi niya, pinupolitika daw sila. Eh siya yung namumulitika, biruin mo, sabihin mo doon sa libro, sa iyong pagpapaliwanag. Kasi nandoon yung pangalan ko eh. At yung pangalan ko na yan, ibibigay sa mga bata. At yung mga bata, mayroong mga magulang. At yung mga magulang, mga botante. At yung mga botante, boboto. O, di ba? Kung ano yung sinasabi nila, parang ganun yung ginagawa nila. Sasabihin nila sa iba, ganito. Pagka-opposition, pagka-kritiko, pagka-banta sa kapangyarihan, dapat ini-eliminate. Eh mukhang gawain nila yun. Naging banta sa administrasyon noon si Leila de Lima, si Antonio Trillanes. Kaya ano ginawa nila? Ipinakulong nila yung mga tao. Lahat ng mga banta, pinapatahimik nila. Kaya ngayon, lumalabas tuloy mga tol na kung ano yung mga sinasabi ng mga tao na ito, gawain talaga nila. Ibinibintang lamang nila sa iba. Tainis. Ayon naman sa isa ring dating tagapagsalita ni Digong na si Attorney Harry Roque, ang dapat daw na masakdal sa pagpatay ay ang dalawang suspect na umamin sa krimen at hindi si Duterte na wala namang sapat na ebidensyang tuwirang nasasangkot sa dating Pangulo. Ulitin lang natin ha. Sa ngayon, wala pang tuwiran na ebidensya. Eh, hindi lang naman tuwirang ebidensya. Ang tuwirang ebidensya, direct evidence, mga tola. Hindi lang naman tuwirang ebidensya ang maaaring maging basihan para ikaw ay makasuhan. O, sinasabi ng mga tatanga-tangang DD sheets dyan, eh, sasagutin daw sa korte. Sige, tingnan natin. Kung ayaw sagutin ni Rodrigo Duterte,
ang pagpapatawag sa kanya sa House of Representatives kung saan hahantong yan. Tingnan natin kung kaya ng House of Representatives na i-contempt itong si Rodrigo Duterte at ito eventually ay labasan ng order of arrest. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa 1,400 plus na manonood po natin from Facebook and YouTube. Salamat po sa inyong lahat. At bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, dako na lang po tayo sa next live streaming natin. Doon na lang po tayo ulit mag-shoutout. Makita-kita po tayo sa Top 1 Charlie Facebook page at YouTube channel maya-maya ng konti. Sa ngayon, pansamantala muna tayong maghiwa-hiwalay. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.